Yo, what is up guys? It's me again, J4Speed. Gusto po kayo mga palibot. Dito po tayo ngayon dito sa may Pangasinan. Dito sa may Boracay of the North. So, galing na ako dito actually last March. Pero balikan natin ngayon dahil sobrang napakaganda dito guys. At balita ko, meron daw silang bago dito ngayon. Yung malaking playground na lumulutang. Nakalimutan ko yung tawag doon, inflatable something, yung playground na malaki. Mamaya papakita ko sa inyo. So from Tarlac, bumiyahe kami. Mula Tarlac hanggang dito, nasa 4 hours yata yung biyahe namin. 4 to 5 hours kasama yung mga breaks tsaka yung mga stopover. So tara, samahan nyo kami. Let's go! Please pay entrance fee 5 pesos per head. So ito, malapit na tayo, 1 kilometer, kakaliwa na tayo dito. Playground something turbo. Yeah, no. In 300 meters continue straight. Buti may nakuha pa tayong slot, punuan dito guys eh. Okay, so finally after 5 hours andito na tayo sa ating kwarto. Ito yung nandito tayo nagpark. Ito yung information. Ito yung kwarto natin. And so dito tayo naka-check-in. Dito sa regular room, good for 4 person, 3,000 pesos. So ito, ilang hakbang lang siya, nandun ka na sa may dagat. So ito, pakita ko sa inyo. Meron siyang space dito sa harapan, may aircon. Ito, mayroon siyang dalawang bed. Ayan. Dalawang bed, good for 4, pero lima kami. Wala paano kami kakasya mamaya. Meron na siyang aircon. So ito yung CR niya, tingnan natin. Ayan. Meron siyang shower. May bidet. May mga salamin dito sa... Yes! So, okay, so tara, tignan mo natin sa... Pakita ko sa inyo yung beach.
So pag low tide, makikita nyo dito yung sand. Ayan, medyo malayo. Kung gusto nyo maligo, medyo malayo pa yung lalakarin nyo. Pero mamaya nyan, pag nag high tide na, yan yung tubig, aabot yan hanggang dito sa pwesto natin. So ayan, nakitang kita nyo naman, oh, ang ganda, white sand talaga. Tapos yung island na yon, pwedeng lakarin yon kapag low tide. So bukas ng umaga, try natin puntahan. Meron din siyang sandbar doon sa gitna, may sandbar yan. So yung last March, yung dito kami nag-check in dito sa mga kubo. Yung mga kubo na yan, good for 6 na siya, 1.5 lang. Yun nga lang, wala siyang aircon, pero may sarili na siyang CR. Pwede din kayong magbangka, mag-rent ng boat dito. Sa pagkakaalala ko is 3,000 pesos papuntang Panakalan Island, na nasa 20 minutes yung biyahe, 20 to 30 minutes yung biyahe. Jay! Alright! Sound check! Ano, diba? Napakaganda dito sa Anda. So, pahinga muna tayo, tapos bihis tayo, tapos mamaya iikot ko kayo. Pakita ko sa inyo, ililibutin natin itong 828 Gems Beach Resort. Ayan. So kung wala kayong baon guys na dalang pagkain, ito meron silang tindang ano dito, pusit. Ayan si ano. Hello! Hello ka, hello! Naya sila. Magkano kasi 230, no? 230 isang kilo. So sito lang kaming ano, dalang pagkain, ito na siguro. Tapos may ano sila, may tindang ano dito. May tindahan dito, ayun, Charmy Store. May tinda silang ano dito, uling at saka bigas. So ayun. So tara, punta tayo dun sa may sandbar, dun sa gitna dun, no? Sana may sandbar pa, medyo oras na kasi, 4 PM na eh. So tingnan natin kung nandun pa yung sandbar. Kaya may mga nagtitanda din ng ano dito, mga salbabita. Alright, day 2, good morning guys. So time check is 6 AM. Ito, lalakad-lakad tayo dito, lilibutin natin yung banda dun sa dulo. Itutour ko kayo dito, tingin tayo ng magandang spot para pag pumunta kayo dito, alam nyo kung saan kayo pupuesto. So ito yung view dito sa umaga, mababa na yung tubig. Dito yung mga cottage banda dito, mga kubo. Kupos tayo pa yan, oh. Maganda din dito banda. Ang daming ibon. Matakot palipad ng drone. Walang pagkita sa camera pero ang daming ibon. Sarap siguro na may ganitong rest house, no? Mamaya, pag bumaba yung tubig, subukan natin puntahan yung Toothbrush Island. Cacho Beach. Wow. Ang ganda pala dito sa dulo.
dito siguro masarap mag ano, mag overnight camp kung magte-tent ka. Kaya lang private property siguro to kasi ano, nakabakot siya. Mukha, hindi siya mukhang pang-commercial eh. So ito guys, dito kami naka-check-in, 828 Gems Beach Resort. Tapos dito sa kabila, dito yung JCT. Ayan, check it out natin yung kabilang resort dito. Ba, may milk tea shop pala dito. Ito, iHeart JCT. So kung gusto nyo dito guys, ayan, maganda din pala dito. Ayan o. Ito yung contact number nila. Ayan, so kung gusto nyo dito mag-check-in, ayan po yung contact number nila. Ito yung beach. Ilang hakbang lang. Parang sa ano din, 828 Gems. So ayan po yung inflatable playground. Bukan natin paliparan dito. Kaya na siguro dito. Dito, palipad na tayo dito. Maganda din yung sand dito. Napaka-pino. Pino ng sand dito. Ito yung mga bangka papuntang Panakalan Island. La, 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 la.
maganda ng sandbar dito. Ito na yung malapit na sa island na sandbar. Ayun, oh, grabe, pino. Wow, amazing. Ganda, oh. Malapit na tayo. Ayan na yung island. Toothbrush Island. Bakit nga ba yung tinawag na toothbrush? Ayan. Mukha siyang toothbrush. Oh. Yung mga buko, parang siya yung mga brush. Tapos yung handle yung nasa kanan. Yeah. Ayan, malapit na tayo. So, wakas napuntahan din natin. Yung last punta ko dito, hindi natin napuntahan yun eh. Ayan na to. What's this? Meron pang dalawang island dito. Yung Panakalan Island na hindi natin pupuntahan ngayon kasi galing na kami doon. Kung gusto niyo makita yung Panakalan Island, meron na akong separate vlog yung pinuntahan namin nung March. Tapos meron din isa pang island dito na puro ano siya, mga patay na bato. Nakalimutan ko kung anong pangalan. Cory Island yata pangalan ng island. Doon maganda din doon. So kung gusto niyo mag-island hopping dito, maganda. Sulit na. Tsaka napakaganda ng ano ng dagat dito. Napaka-steady. Check niyo yung unang vlog ko dito. Makita niyo na parang nasa ilog, walang masyadong alon. Tayo sa may island. Yes. Oh. Saan ba yung daan? Tayo. Yeah. Toothbrush Island. Finally. Puntahan din kita. Ala, yung chinelas ko. Kapatid yata. Saan na napunta? Ayun. Ah! Ala, napatid. Sibat ako. Oh my god, it's bleeding. So kung mapunta kayo dito, ano, mag-sinyalas kayo yung makapal. So tara, palipad tayo ng ano dito, drone. Marivic, let's go! Thank you.
Laki ng mga tinik. Ah, natinik ako. Shit. Malay sa bituka yan. Suot ko na nga yung chinelas ko. Oh shit, ang sakit. Dami ko na sugat eh. Ganda dito. Tara na. Saan ako natinik kaya? Ito. Ito no. So ayan guys, naikot na natin yung buong Toothbrush Island. Tara, balik na tayo. Grabe, kung pupunta kayo dito, ingat kayo sa mga tusok-tusok na yan, no? Lalaki. Mag-chinelas din kayo na makapal. Grabe, nasugat pa ako. Naapakan ko yung ganyan, no? Bumaon yung buong tusok, saksya pa. Toothbrush Island. Yes. Island unlock. Ala guys, may problema tayo. Lagay tide, nawala yung daan. So hanap tayo ng pwede natin daanan dito. Sa Cory Island parang ganito. Puro siya ganyan, no? Mga yung mga patay na bato. Eto dito mababaw. Kaya lang ang layo dito. Andun tayo sa may bangka eh. Dito mababaw lang oh. Kahit mag-high tide, okay pa. Sa sobrang linaw ng tubig, kala mo walang tubig oh. Pero pag inapak mo yung paa mo, okay. Amazing. Alright. Finally, dito lang tayo sa may sand. Ayun yung panaka, ayun yung Toothbrush Island, oh, doon tayo galing. Ito, palipad tayo dito, maganda dito, solo natin, no? Oh. Alright.
Tarong natin kay Kuya magkano yung bangka. Kuya, magkano na yung bangka ngayon? Yung rent sa bangka? 74,500. Kung sa Panakalan Island? 25,000. 25 Panakalan Island. Ilan po yung kasya sa isang bangka ganito? 10. 25. Ah. Ano pa po ba yung mga pwedeng puntahan? Cory. Cory Island, no? Ano pa kasi yung dadaanan na island? Dalawa lang, di ba? Cory at saka Panakalan, no? 25 kuya, no? Okay, salamat po, no? Thank you. Ayun yung island, ayun yung bangka, guys. Ang ganda. Ang laki. Pwede ka din pumesta dun sa taas nung kami. Mga kasama namin, nagpunta dun sa taas nung sila sumakay sa taas ng bangka. Mainit nga lang. So, yun nga. Mas mura na siya ngayon. Dati 3K eh. So, 2.5 na ngayon. 2.5 na lang ngayon yung bangka. Sabi ni Manong Driver. Dito sa part na to, kung gusto nyo maligo, dito na magandang maligo. Ayan, medyo malalim na dito. So nga lang, ito lang talaga ang pangit dito sa... Ito lang talaga, hindi naman pangit. Ito talaga ang... isang disadvantage dito. Yung malayo yung liguan. Imagine na yan, no? Mula sa yung cottage. Ang layo niya, pagdating dito. At least kung may mga kasama kayong bata, safe naman sila. Yun ang kagandahan niya. Ayan, no? Ganitong oras, yung pinakamaganda yung sun dito, yung mga 12, ganyan, 11, hanggang 1, 2, ganyan. Kasi yung sand, puting-puti na, dahil tuyo na sila. Kasi naganda ng araw. So tara, hindi na tayo, oras na. Okay guys, ito, pauwi na kami. Wala ba kayong shout out? Wala, wala yung shout out. Wala, bye-bye. Sige, wala na kami. Alright guys, I guess dito ko na tatapusin ang aking vlog. At maraming salamat sa panonood. So, pero bago natin tapusin ang ating vlog, syempre mag shout out muna tayo. Shout out natin. Ayan, syempre si Fox Salas ng Kabalayan Motovloggers from Concepcion, Tarlac. Si Romuel Bustos, si John Enrico TV, yan, from Capas. At si Michael Basio from Bungabon, Nueva Ecija. At si Roses Sawaren from Cagayan. So maraming salamat po sa panonood sa ating vlog. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe, paki-click na po yung subscribe, like and share syempre, at paki-hit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga upcoming videos. Yan. So once again, this is J4 Speed sasabing, life is short, do things that makes you happy. Alright, ciao! Merry Christmas everybody, and a Happy New Year! Bye-bye!